Okay, hello guys. Ngayon, may ano na naman po ako isang tutorial sa inyo ang paggawa ng thumbnail using Canva application. Okay, paano ba ito? Paano ba natin ito magagamit? Sign in lang po tayo gamit ang ating ano Google account. Tapos search lang natin ang Canva. Dito ko po ginagawa yung aking mga thumbnail. Madali lang po siya gamitin. Marami po siyang mga features na pwedeng paguhin ang ating mga text, feature, size, saka modify natin, pwedeng background natin, template natin. Magagawa po natin lahat ng gusto natin gawin para mapaganda. Maging ano, looks good ang ating template. Okay? Sa Canva, type nyo lang po enter, tapos Canva online design made easy. Okay, dito po sign up lang po tayo. Meron na po akong account dito gamit ang aking Gmail. Ano na po ako, fill up. Ito po, pwede rin po dito Canva. Okay, yon. Design anything. Maganda po siya para sa mga YouTube thumbnail. Kung makikita nyo, marami kayong pagpipili ang mga templates nila. Ito. Lahat. Pero hindi po lahat yan ma-access natin dahil po yung iba mayroong bayad. Pero karamihan po rito ay libre. So, punta na po tayo dito sa home. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng templates. Paano gumawa ng ating thumbnail na maganda ayon sa inyong kagustuhang design. Okay? Dito po, meron na po ako dito mga na-design dati. Wow. Ito. Halimbawa lang po itong design na to na basta po ang nakalagay Blue Dynamic Fitness YouTube thumbnail. Libre po siya, libre. Kasi meron po may mga templates na meron po diyang mga hindi libre, meron mga may bayad. Bawa, sample na lang po ito, walang laman. O kaya kahit ito po may mga nakaan na po na nakagawa na, pwede nyo pong ano, gamitin pa rin. Halimbawa, ito po. Kagandahan kay Canva, hindi niya binubura, inaalis yung mga nagawa niyo ng ano, design. Saka ano lang siya, para, ngayon madali na kung sakaling gagawa ulit kayo ng panibago na naka ano sa dati nyong ano video, magiging madali na para sa inyo. Halimbawa kung katulad nito, kung ang gagawin nyo ay ayon sa games na mobile, games na League of Legends, makadali na rin po kayo makaka-access. Ngayon tatanggalin po natin yung nilagay natin, delete lang po natin, delete mga nilagay natin at kasama po itong features. Ito po yung kanyang background. Okay. Pag may nakalagay po rito na download, okay po siya gamitin na templates. Dito po, may mga nakalagay na free. Ito po, free. Free po siya. Pwede po natin siyang gamitin. Halimbawa ito, pwede rin po siya ngayon. Click nyo lang po kung gusto nyo pong alisin yung design na yan. Okay, pwede nyo rin po. Delete nyo lang po. Okay. Lang po na po ang ating thumbnail, project thumbnail. Gagawa po tayo. Dito po ay upload. Dito po yung upload ng mga pictures nyo. Hindi niya rin po alisin yung mga dati nyo nang in-upload ng mga pictures. Ganyan po si Canva. Sinesave niya po yun. Bawa yan. Tapos maglalagay tayo ng picture natin. Limbawa, eto po, limbawa. I-adjust lang po nyo. Madali lang po siyang gamitin. Very easy lang po. Okay, ganyan. Ganyan nga. Halimbawa, ganyan po, magpo-promote, halimbawa, magpo-promote ko po yung aking channel. Or, maghihikayat po ako na mga bagong subscriber. Okay? Okay, maglalagay po tayo ng red lights. Madali lang po siya gamitin, adjust lang po.
Tapos i-grab nyo lang po. Lahat po itong mga design na iba dito ay galing po sa YouTube, ay sa Google. Kinuha ko lang po siya sa Google. Okay? Click po natin. Lumaki siya ng mas po. Okay? I-adjust lang natin ang kanyang size. Okay? Pasok na. Katulad niya. Simple lang po. Utuposin. Madali lang. Kung may mga picture tayo, upload lang po natin dito. Tapos, mga photos. Okay, may mga photos po sila. May mga yan po, free nakalagay. Free. Pwede po natin ma-access, magamit. Okay, sa elements, pwede po tayo magpasok ng elements. Halimbawa, ito, shape, ilog. Okay, yan. Pwede po natin siyang palitan na i-adjust ang size niya. Yun. Pag na-adjust natin ang size niya, pwede tayo maglagay ng text. Yan. Tapos, pwede rin po natin i-adjust ang kanyang transparency. Kung gaano siya ka makikita, kung gaano siya kalinaw. Okay. Tapos, sa color, pwede rin po tayo magpalit ng color. Dito lang po, click lang. So, pag-lumabas po ito. Click, pwede pong puti. Okay, puti. Tapos, dito naman tayo sa text. Okay. Sa text, meron na mga naka-suggested na text po sila dito na design. Kaya na lang po ang pipili at mag-a-adjust. Pwede niyo pong palitan ng nakasulat at pwede niyo pong kung anong font ang klaseng design ng font. Halimbawa po ito. Click niyo lang po. Tapos, mapupunta na siya dito. I-adjust niyo po yung kanyang size. Okay. Ilipat niyo lang po dito. Tapos, pwede niyo pong gawin yung ibang mga sulat na. Okay. Tapos pwede nyo magsulat po na welcome, kumay, okay. Ganyan po. Tapos i-adjust natin. Kahit lang, ibaba. Okay. Yes lang. Napakadali niya lang pong gamitin. Para sa itong project. Yes, yes lang po tayo. Pwede po natin siyang palitan ng size. Dito po. Ang size niya 13. Pwede natin gawin 14. Okay, bahagya-bahagya lang siya lumaki. 16. Okay, lumaki ng konti. 21. Okay. Pwede rin po, na, click nyo lang po, kahit alin po dito, pwede nyo pong baguhin. Ayon sa itsura nila at size nila. Okay? Dito po, pwede natin baguhin. Kumbawa, ito. Click lang po natin dito, tapos punta tayo dito, kung anong kulay po. Makakapamili po kayo. Click nyo din dito. Okay, ganyan niya. Okay. Ano pong gusto nyong kulay? Pwede nyo po i-adjust ng dahan-dahan. Kung sa gusto nyo na kulay. Okay, green. Pwede rin pong red. Okay, ganyan. Tapos, dito naman po sa videos, pwede po tayo maglagay ng videos natin. Tapos sa background, pwede rin po. Dito po pala sa ano, sa yung picture natin, o kaya kahit alin po dito. Pwede po tayo i-adjust yan, ha. Halimbawa, yung tint niya, gaano pa siya ka, ano, liwanag o kalabo. Saturation, kung medyo madilim, yung parang black and white na siya. Tapos sa contrast, gaano kaliwanag ang ating features. Okay, halimbawa, ganyan. Tapos, sasabayan mo pa ng brightness. Okay. Yun, no? Okay. Nga po. Tapos, pwede nyo rin siyang, may mga effects pa dito. Ito po, may mga ibang effects po. Pwede nyo rin po i-crop. Okay. Kung, yun nga po. Tapos,
Ganyan. Kung meron po hindi nagustuhan, right click nyo lang, delete nyo lang po. Alimbawa, ayan, delete nyo lang po. O kaya dito po, i-undo nyo lang po, Control Z para sa undo. Tapos, sa background naman. Sa background po, bali sa likod po siya ng ating ginagawang thumbnail. Pero kung gusto niyo pong makita siya, ayan, kita po siya kung hindi po na, kung halimbawa i-adjust niyo po ang inyong feature, ang ganyan, ganyan, tapos ganyan, i-adjust niyo po para makita po ang inyong background. Okay? Okay, kita na po ang ating background. Yun. Tapos, kung gusto nyo pong mag-add dyan ng emoticons, dito punta po kayo dito sa more. Itong more, click nyo lang yung more. Emoji. Emoticons. Okay? Marami po tayong pagpipilian dito. Limbawa po, ito si wow. Okay. Pwede nyo i-adjust siya. Pwede nyo ilipat kung saan nyo gusto. Dali lang po yung please natin. Medyo na yung letter P. Ay, kurang natin ng konti. Okay. Konti pa. Okay. Doon. Tapos, lalagay pa tayo ng ibang. Okay, ito. I-adjust lang po natin. Yan. Pwede po natin siyang iba ng way. Okay? Halimbawa ganyan. Tapos, palalakihin natin. Yan. Tapos, magpapalit po tayo ng kulay. Dito lang po ulit. Click nyo lang yung kulay niya. Tapos, pwede po kayo mamili kung anong kulay. Kung gusto nyo pong sumasayaw ang kulay, dito lang po kayo. Kung kayo dito. Okay, ganyan. Yan. Ngayon, buo na ang ating thumbnail. Bawa, ito, click mo siya kung gaano siya kalinaw. Transparency, kung may sabi ko na po kanina. Okay. Okay, kung gaano kalinaw yung ating sa position po. Halimbawa, nawawala po si welcome. Itong welcome po, click nyo lang po yung position niya. Tapos, i-ano nyo po siya na forward. Okay? Ngayon, isubukan natin ulit siya na i-click yung ating ano, transparency. Bilang nawawala si natatabunan yung bilog. Okay? Pababa ng konti. Ito. Ngayon, kahit i-adjust nyo po yung kulay niya, hindi na po mawawala si welcome. Dahil naka-forward po yung inyong text. Okay. Ganun na. Kaya po, pwede nyo rin ilock para hindi siya magagalaw na. Hindi na po magagalaw yung mga ibang na ilagay na natin dahil nakalock na. Okay. Adjust ko lang po ng konti. Okay. Para may... Yun, no? Okay na po tayo doon. Ganun lang po ang paggawa ng thumbnail na crop natin using Canva application. Po, salamat. Muli po, subscribe lang po kayo kung nagustuhan nyo po. Likes na rin po. Salamat hanggang sa huling tutorial po natin. Hanggang dito na lang po. Sign in lang po kayo sa Canva. Libre lang po yan gamit ang inyong Google account. Okay. Ang pag-save po pala, dito po, halimbawa dito, i-save nyo na po, dito lang po kayo sa download. Okay. Huwag po yung PNG, kahit suggested niya siya, dito po tayo sa JPG. Ito pong JPG. Madali lang po siyang maano. Okay. Click nyo lang po yung JPG, tapos, download. Yun, preparing your design. Okay, ito X nyo lang po yan. Tapos, mada-download na siya dito sa ating computer or ating Android phone. Okay.
Hindi lang po. Bali, hanggang sa muli po. Salamat sa inyong oras na panonood. Okay. Medyo matagal magbukas ang aking folder. Okay. Hanggang dito na lang po. Next po, sinod. Yun, nagbukas na siya. Yun. Save na po siya sa ating photo sa may documents, computer, or pictures. Kung saan po nakasasayin ang ating mga dinadownload. Okay? Tama po. Hanggang sa muli.